kadalas po may nagsasabi na we want to volunteer but we don't know how. And we really want to thank you for taking your time today to be with us. Kasi, you know, Sabado, lalo na long weekend, you could have just spent your Saturday on a holiday, na nagbakasyon, ganyan, dahil makaba. But we just really would like to thank you. And of course, more than that, first time po bang nag-volunteer sa GK? First time? First time. Yan. So, para po mas maintindihan niyo po kung ano po yung Gawad Kalinga, tatawagin ko po si Justin Cruz. He is our GK head for GK Quezon City to share with us the story of GK. Okay, magandang umaga po. Morning. Pwede ba ako sa likod? Mas maganda may mic. Yes. Mas gusto niya may mic. Sige. Again, katulad na sinabi po ni Jaja, ako po si Justin Cruz. No, but my friends call me John Lloyd. So, I'm really excited to have you here. Globe, no, when you stepped in, no, nadaan na niyo ako kanina. Hindi niya lang siguro napansin. Hindi kasi ako pansin. No, but I was really excited, no, kasi sabi nila may mag-volunteer na alam ko mga vlogger eh. Nasakita ko, taga-Globe din pala. No, tapos yun nga, parang I saw you. No, it really excites me kasi this weekend is very inspiring for us, no, for GK. Kasi you see a mix of people, no, parang the spirit of heroism, nandyan talaga. No, and this morning, it really parang lives, alam mo, you really see it eh, no? Parang hindi lang siya konsepto. No, totoong-totoo siya, and that is what Gawad Kalinga is about. No? Gawad Kalinga, kung makikita nyo, pagka tinanong kayo, ano ba yung alam mo sa Gawad Kalinga? Ikaw, yan, ano ba yung Gawad Kalinga para sa'yo? Ha? Oh, yung sarili mong opinion. Help, di ba? Sir Migo, kayo po, para sa inyo, ano yung Gawad Kalinga? Nagbibigay ng mga pabahay. Yan. Totoo naman parehas eh, no? Pero what Gawad Kalinga really stands for is the hope for the country. No? We believe that this country, no? And this has been the story of Gawad Kalinga, that this country deserves a better reality. No? Without, alam mo yun, without any prejudice, no? Just because we believe that every Filipino is a hero. No? And sabi ko nga, this morning, nakikita ko yung Globe, nakikita ko yung Golden ABC, doon sa kabila may taga Mapua pa, no? This very morning, no? Pinapakita na totoo talaga, no? And if you go around the country, no? Ngayon siguro kapos lang tayo sa budget kaya nandito, no? But if you have the budget, probably you'll end up in Boracay, elsewhere, no? Parang you'll see the best and the most beautiful sight in the world in this country. So that's why Gawad Kalinga, no? I've been contemplating, and the first people who started Gawad Kalinga realized that this country does not deserve to be poor. Do you agree with me on that? Tama ba? No, walang karapatang maghirap ang mga Pilipino. No? More so, walang Pilipino may karapatang mag-squat sa Pilipinas. Tama ba? Kaya kasi ang yaman po ng Pilipinas eh. Malawa po yung lupa. Pero bakit may mahirap? No? And that is why we build parang heroes. Because the problem is not economic, but rather behavioral. Tama ba? Kasi kahit na mahirap dito, may cellphone eh. So may pera. Tama ba? Di ba? Pagka dito mahirap, kahit squatter kami, kotse. Di ba? So ibig sabihin, hindi problema yung pera. Kaninang umaga, I've been living here all my life. Nung college ako, dumadaan ako dyan sa Katipunan, araw-araw. Hindi naman ganyan ka-traffic pag Sabado eh. Umaga, sabi ko putik malilate na ako kasi sabi 8 o'clock eh. 8 o'clock pala. 8 o'clock pala yung, ano, yung press release. No? Pagdating ko na yun, sobrang traffic. Then parang na-realize, niluwangan pa yung kanya, puno pa rin. So it makes me realize na sobrang dami talaga mo ibinig na kotse. Ibig sabihin, maraming pera. But the question is, why are we still poor? Or if not, if we're not poor economically, why are there poor countrymen? No, parang why are there a lot of our countrymen who are still in poverty? And that is the question that we challenge ourselves every day. No? So that's why we ended up here. No, ayan, nakita nyo sila, Myla, this is a community of PWD. Ano sa kanila yung double whammy dito eh. Ibig sabihin ng double whammy, mahirap na, may kapansanan ka pa. Yung iba, mayaman, may kapansanan, umimbindi. No? Pero dito, hirap talaga kasi the moment they step out of this village, they put their lives in danger. Bakit? Eh kasi bulag sila eh. Wala, hindi naman PWD friendly yung facilities natin eh. Nakuha nyo? So their lives is harder than what we think. No, can you imagine
wala kang paningin pero magtatrabaho ka sa labas. Ang hirap ha? O kung wala kang panglakad, wala kang baa, pupunta ka sa trabaho mo. Parang ka nakikipagkarera sa SUV, ganyan ang gamit mo, wheelchair. No? And that is the reality. No? But the good thing about it is that when we step here, when we started working with them, we realized that even them are capable of heroism. Ewan ko napansin nyo may nabubudyan kanina ng mga grabang bulag. No, may mga makikita ka dyan. Dati nga, may nag-urban, hindi ka na maaksidente. No, o mga bulag. The point is, ano ba, are we trying to parang put them in danger? No. But for the first time in their lives, 70 families, for the first time in their lives, they were looked at as if they are human. And that is what Gawad Kalinga brings on the table, to bring back their dignity. No? And in effect, they started to hope. The reason why they're carrying the gravel, because they believe that there is a better future tomorrow if they do this. Yun yung nangyayari. Na para sa akin, kahit ako namamangha eh. Grabe, naniwala talaga sila sa amin. Dinilunokulan namin sila eh. No, sinabi lang namin, bahala na, walang iwanan. No? Pero yung promise namin na walang iwanan, totoo yun. And we never leave them behind. Nung nag-umpisa to, wala naman ako pinangako kay Namayo lang, kay Naromi. Sabi ko, sige, titignan natin kung ano kaya natin gawin. Basta hindi namin kayo iiwan kung hindi nyo kami iiwan. And at the very core of Gawad Kalinga's mission, that is the very core na walang iwanan. No? Because the reason why one of the theory, or hindi naman theory, one of the hypotheses of GK is that the reason why we are poor is because there are a lot of Filipino who left their countrymen. Kasi nung umaman na, nakalimutan na yung probinsya nila. Tama ba? Yung umaman na, nakalimutan na kung saan sila lumaki. And I don't blame them. Hindi naman masama yun eh. Na siyempre, umasenso ko eh. Pwede mo na hindi isipin yung iba. But that was, ayun yung dahilan kung patay nandito, naiwan eh. Naiwan yung mga kasama natin eh. And so dito, today, we declare that we don't leave the people behind. No? You may do good in your job, you may do good in your work, but that will bring you to your own comfort. But to build this country, and that's what we believe, to build this country,